Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay gagawa tayo ng Mango Pudding. Mayroon ako dito 2 piraso ng mangga mga kalasa, hihiwain lang natin at saka ilagay natin yan sa ating blender. Pagkatapos natin ilagay lahat yung mangga na 2 piraso yan sa ating blender mga kalasa, dagdagan na natin ng 1 cup na sugar at saka 1 1/2 cup na gatas or evaporated milk. Pagkatapos na mailagay na natin lahat yan, takpan natin at saka i-blend na natin yung ating mangga. Ganyan ang mga kalasa, i-blend lang natin. Pagkatapos nyan, i-set aside muna natin yung ating mangga or yung ating mixture. Ito naman kalasa yung ating manggas. Kailangan maganito siyang ka-smooth. Pagkatapos yan mga kalasa, i-set aside muna natin. Sa bowl na maliit mga kalasa, maglagay tayo ng 1 1/2 cup na cornstarch. At saka lagyan din natin ng 1 1/2 cup din na milk or evaporated milk. Ihalo lang natin hanggang sa matunaw yung ating cornstarch. Pagka natunaw na yan at saka okay na yung cornstarch natin mga kalasa, i-set aside muna natin ulit. Mayroon tayo ditong 3 pirasong molder or yung maliit na bowl. I-grease lang natin ng cooking oil o any kind of cooking oil mga kalasa. Basta ibabrush na lang natin yan sa ating molder para pagdating na ilagay na natin yung ating pudding, hindi na siya didikit. Sa kaldero, ilagay na natin yung ating mixture na mangga na niblended natin kanina. At saka ipakuluan, halutuin na natin hanggang sa kumulo. Pagkakulo niyan yan mga kalasa ng ating mangga, ilagay na natin yung mixture natin kanina, hinalo natin na cornstarch. Ilagay na natin at saka ihalo lang din hanggang sa magkulo at saka maluto din yung cornstarch hanggang sa lumapot siya. Ganyan lang mga kalasa, unti-unti lang ang pagbuhos at saka tuloy-tuloy lang din ang paghalo para maiwasan natin yung pamumuo ng cornstarch natin at the same time maiwasan din natin yung pagdikit sa ating kaldero. Ituloy lang yan ang paghalo mga kalasa hanggang sa maluto yung ating cornstarch. Pagka nagkulo na siya at saka naluto na yung medyo malapot na yung ating mangga or yung ating pudding, ipipigaan na natin yan ng kalahating slice na lemon. Ganyan lang mga kalasa, pagkatapos niyan, ihalo lang natin hanggang sa kumulo ulit at saka huwag nating hayaan na hindi natin haluin kasi para hindi siya mamuumuo. Kasi pagka pinabayaan natin na hindi mahalo mabuti yung ating pudding, mamuo yan, magtitigas siya kaagad. Pagkatapos niyan mga kalasa na okay na, luto na yung ating cornstarch, ilagay na natin yan sa ating molder. Lagay na natin lahat at the same time ihayaan muna natin na mag cool down o lumamig siya at saka para mag set na siya at saka ilagay natin sa chiller o i-re-ref natin para talagang titigas siya at saka mabuo talaga. Ito na mga kalasa yung ating mango pudding na okay na siya, nag-set na. Ilagay na natin sa ating plate or serving plate. Idandahan lang natin, itaob lang natin ng padandahan mga kalasa para hindi masira yung form niya, ang forma niya. Gaya lang yan mga kalasa. O, tingnan mo, lumabas na ng buo at saka ang ganda na ng texture niya mga kalasa, buong-buo na. Lagyan na lang natin ng na-slice kong mangga na maliit lang din para mayroon naman effecting nan. Pagkatapos yan mga kalasa, ready to serve na yung ating mango pudding na talaga namang mga kalasa na siguradong magugustuhan ito ng inyong mga chikiting at mag-i-enjoy sila sa kanilang merienda. Kaya mga kalasa, kung magustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification.
Muli mga kalasa, maraming maraming salamat sa panunood. Thank you. Thank you mga kalasa. Bye-bye.